Good morning mga ka-discoverers. Welcome to another vlog today. Araw ng Lunes dito sa Canada. So masayang-masaya ako ngayong araw na to dahil sa wakas nakalabas din ako ng bahay after 2 weeks. No? Bali, matagal-tagal din yung paghihintay namin sa amo namin para yung kami ng ayudang makapagtrabaho. So nandito kami sa isang job site ngayon. Pag ginagawa namin ngayon mga ka-discoverers, nag-netting kami. So papakita ko sa inyo mamaya yung paggawa ng netting. Kaso nga lang, medyo tricky or mahirap yung ginagawa namin ngayon kasi maraming mga sagabal dun sa kisame. Mamaya ipapakita ko yan at habang kasama ko sina pareng Eric. So coffee break muna tayo mga ka-discoverers. Ayan. Yun, mabilisan lang kasi dito 10 minutes break ang inaalat nila sa mga break time, pagkatapos another 1 hour and then 10 minutes break ulit hanggang uwian na mga 4 o'clock or depende sa ano, depende sa gawa dito sa construction site. Okay, so papasok na tayo, babalik na tayo doon sa loob. Okay, transition na lang muna tayo. Ayan mga ka-discoverers, nandito na tayo sa loob ng bahay. Ayan si Matt. Matt! Oh, tingin ka rito. Ayan, oh, ninja. Okay, yung kinakabit ni Matt dyan sa taas, ito yung tinatawag naming netting. Ayun, so di ko lang kung makikita nyo. No? Ito. Ayan, itong nakikita nyo to, butas-butas na tela yan, manipis. Tapos, dyan namin ibublow yung fiberglass. Ngayon, itong site na to, malamig siya kasi nasa lakeside kami. Ito, oh. Ayan, no? Makikita ninyo, tabing ilog, kaya malamig yung pwesto. So, tatlo lang kaming nagtatrabaho dito ngayon. Pero, dapat sana marami kami. Yun nga yung sabi ni Paring Eric kanina. Ayun. So, kung makikita ninyo, ito yung ginagawa namin. Kaya nabanggit ko na medyo mahirap yung mga corner. Ayan, nakikita ninyo yung mga corner na to. Mahirap siyang lagyan ng mga netting na tinatawag namin. So, ayan, medyo tamad-tamad pa kaming gumagawa ngayon kasi nga almost 2 weeks kaming nabakante. Kaya parang wala pa sa wisyo yung katawan namin magtrabaho talaga. Pero thankful pa rin kami kasi kahit paano, nakalabas kami ng bahay, magtrabaho ulit, pagpawisan man lang, at saka yun, makapag-conversation sa mga ibang tao na nandito sa construction site. Okay, mamaya i-update ko na lang kayo at magtatrabaho muna kami. Kailangan namin kahit paano matapos namin yung gawa dito or kahit kalahati man lang, makalahati namin yung gawa. Okay? Break time natin ulit ngayon, no, mga ka-discoverers. Kaya kakain tayo ng ice cream. Wala kaming nakitang oven dun sa loob ng bahay. So, no choice kami. Kakainin namin malamig yung ulam pati yung kanin namin. Usually, dito sa Canada, kapag yung mga construction site na ganito, merong mga, tawag dyan, merong mga initan ng pagkain yung mga oven. So, every time nakakain ka, syempre, masarap kumain kapag mainit yung mga ulam at saka kanin mo, no? So, pagtsagan na natin itong ice cream na to, mga ka-discoverers, no? Oh. Ikaw, Matt, di ka kakain? No, kain ka na, ha? Yun. So, ang ulam po natin ngayon, mga ka-discoverers, is paksiw. Yan. Kain tayo. Makwento ko lang, yung mga kasamahan naming puti dito, nagugulat sa mga Pilipino. Every time na nakikita nilang kumakain kami ng kanin, so sinasabi nila, heavy meal daw yung kinakain namin. Samantalang sila, ang usualing kinakain nila, yung mga coffee, ganito, tapos chips or mga mansanas lang ang mga kinakain nila. So every time na makikita nila kaming kakain ng rice, napapatanong sila kung ilang beses kaming kumakain ng kanin sa loob ng isang araw. So bilang isang Pilipino, pag sinagot namin sila,
ang sinasabi namin 3 times o pag minsan 4 na beses, kasi yung merienda pag minsan mga Pilipino gusto natin yung mga heavy meal din, no? So nagmimerienda rin kami ng kanin, yun yung sinasabi namin sa kanila. And then nagugulat yung mga katrabaho naming puti dito sa ano, sa mga site. Update mga ka-discoverers, nandito na kami sa bahay. Hindi namin natapos yung trabaho doon. Meron pa kaming mga konting gagawin pa doon sa basement. Sa panahon ngayon, talagang mahabang paghihintay sa mga pagbukas ng trabaho, pag-resume lahat ng mga ahensya ng gobyerno, sa pag-aaral. So, kailangan natin ng mahabang pasensya para lang masabi natin na being a society, sumusunod tayo sa patakaran ng mga namumuno sa ating lugar. Tsaka para na rin sa ikabubuti ng pangkalahatan, diba? So, dito sa Canada, especially sa sitwasyon ko, naghihintay kami ng mga papel namin, ganon. So, kakausap ko lang dun sa boss ko ngayon, tinatanong ko regarding dun sa status ng mga papeles namin. So, yun nga, sinabi niya sa akin na meron dapat interview nung nakaraan dun sa Service Canada, may interview sana siya, tinatawag nating job bank. Dun kasi pinopost nung mga manager or nung mga employer kapag nangangailangan sila ng tao o yung job hiring. So, dapat merong interview itong boss ko. Kaso nga lang, gawa ng ganitong sitwasyon, lockdown, so na-cancel. Ganun yung nangyari. Kaya, ang sabi ko nga sa boss ko, kahit anong mangyari, maghihintay kami ng resulta, kung ano yung ayuda na maibibigay ng Service Canada sa kanya. So, nandito pa rin kami sa side ng boss ko. Kasi kapag alam kasi ng employer mo, kailangan mo siya at kailangan kanila, magtutulungan yung bawat isa, diba? Sa ngayon, talagang kailangan lang talaga, katulad ng nasabi ko, mahaba yung pasensya mo. Ganon. So, kain muna tayo. Ginugutom na kami. Kung napapansin ninyo yung trabaho ko, paiba-iba. Pag minsan madali, pag minsan mahirap, ganon. Pag minsan mainit yung site, pag minsan naman malamig katulad kanina. So, yun yung nasasabi kong nakaka-challenge. Sa akin, sa sarili ko, kahit kayo, no, masasabi nyo sa sarili nyo na, uy, ganyan lang na trabaho, kaya ko, diba? So, talagang kaya nyo at masasabi mo sa sarili mo na napakasimpleng trabaho na yung napuntahan mo. Kaya mo magstay ng pangmatagalan. Ang trabaho sa construction dito sa Canada, very skilled yan. Kaya, yung mga ibang local Canadian dito, sasabihin ko sa inyo, nasa 25 plus to 30 per hour ang mga sinasahod nila. So, katulad nung mga katrabaho kong matatagal na dito, nagre-range na sila nasa 25 plus na per oras. Kaya, ang gusto kong mangyari dito mga ka-discoverers, talagang kahit nasabihin mo yung trabaho ko ganito lang, hindi ko kinakahiya. Kasi, ito yung magbibigay ng way sa akin para makuha ko yung pamilya ko, makatulong ako sa mga kamag-anak ko. Tapos, kung sakali man sila yung mabiyayaan na maging permanent din dito sa Canada, so sila na yung bahalang tumulong sa kanilang mga kapatid or mga ibang kamag-anak din namin sa aming mga pamilya, no? So yun yung binabalak ko rito. Talagang pinapanalangin ko na lang na sana matapos na tong ganitong klaseng pandemic, itong mga ganitong lockdown para yung mga papeles namin umandar na, ganon. Pero hindi mo rin maiiwasan yung minsan nai-stress ka na sa kakaisip, ganun. Minsan talagang kailangan mo manalangin para yung stress mo mawala, ganun, no? Tsaka mailabas mo lahat yung mga nasa isip mo, ganun. Yung mga ganun bagay kasi, kailangan talaga malawak yung pag-iisip mo or kailangan talaga sinasabayan mo ng dasal. Lamig, nilalamig ako. Biglang lumamig. Kanina, nakikita nyo, umaakyat ako sa ladder, tapos meron akong rapid gun, ini-staple namin yung netting. Kung mapapansin nyo kanina, akyat baba ako. So, masasabi mo na,
minsan nakakapagod kasi akyat baba ka, tapos delikado pa kasi matataas yung mga ceiling or yung mga wall, matataas, ganun, no? At hindi pa yon kasi kapag umakyat ka dun sa kisame, dun sa nakita ninyong blow-in, minsan delikado talaga kasi yung mga pako nakausli dun sa may ano, sa may bubungan mismo. So talagang pag nasa construction ka or kahit saang trabaho, no, talagang kailangan mo yung doble ingat para hindi ka madisgrasya or para hindi ka makadisgrasya sa ibang tao. Yun lang yung number one na pakakatandaan natin. Yung huwag tayong maging careless sa pagtatrabaho o yung bara-bara sa pagkilos ng gawa natin. Yun yung kailangan. So, ngayon, mga kadiscoveres, bali, natutuwa lang ako at nakapag-vlog ako ng wala sa oras, no, kasi imagine yun, 2 linggo wala kaming pasok, so parang nagiging zombie na ako sa loob ng kwarto ko. wala akong ginawa kundi kakain tapos hihiga ulit. So kanina nakakapanibago kasi naglalagutukan yung mga buto ko kasi gawa ng nagbuhat lang ako ng isang ladder, o yung nakita ninyo kung gaano kataas yung ladder na ginagamit ko kanina, naglalagutukan yung mga buto ko, yung mga kasukasuhan ko, parang sabi ko parang grabe, ang pangit pala yung ano, pakiramdam, masakit sa pakiramdam kapag 2 linggong wala kang ginagawa sa bahay at nadyang ka lang, kain, tulog ang ginagawa mo. So, ay, happy to say na kahit paano, nawala ako dyan sa aking hawla. Ayun. Okay, mga kadiscoveres, bali, dito ko na muna tatapusin ang vlog na ito, mga kadiscoveres. At yun nga, lumamig na itong aking tinapay na binigay ni Matt. So, sana, mga kadiscoveres, subaybayan nyo lang yung mga nagiging experience ko rito hanggang magkapapil ako. Sana, mga kadiscoveres, yung mga panalangin ninyo, isama nyo na rin ako na sana tayong lahat maging matagumpay tayo na makapunta kayo rito, magkapapil, maging permanente. Shoutout ko rin si paring Riel Flores, no? So, yung kaibigan ko na nasa Newfoundland. So, additional information yung na-i-comment niya dun sa Facebook ko na kapag low-skilled ka daw, ang kailangan is mag-IELTS kasi low-skilled level or non-skilled profession ka, katulad namin, no? So kung hindi ka skilled, kailangan mo talagang mag IELTS test para tumaas yung pointing system mo sa permanent residency or kung papasok ka dito sa Canada. Ayun. Okay, sa mga kadiscoveres ko dyan sa Taiwan at saka sa Pilipinas, no, sana safe po tayong lahat at maraming salamat sa inyong panonood sa mga ginagawa kong video. Until next time from Northeast Southwest, my name is Gilbert with Legal Discoveres Channel. At kung OFW ka katulad ko, mabuhay ka at mabuhay tayong lahat ng mga Pilipino at OFW sa buong mundo. At kung bago lang kayo sa channel ko, mga kadiscoveres, don't forget to hit like, subscribe, and comment sa mga video ko kung ano man yung gusto nyong itanong, no? So, hanggang sa muli at kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Okay? Kain tayo. Okay. Bye-bye.